Yan naman, inaantay natin. Yung Mineski naman, tinalo na Mineski is yung... sino ba tinalo na Mineski? I forgot. Saglit. Let me check. Isang mabilis. Tinalo na Mineski is RRQ. Okay? So, that's what happened yesterday, mga chong. Second ban, Mineski. Hindi na ban dito yung Ogre at saka yung Naga Siren. Pwedeng nilang i-pick. Pero ang first pick dito sa Team Evo. So, you can expect na Mineski can ban Ogre Magi for themselves. Ang pamatay ng Evos dito si Francois, yung kanyang pack Warlock. I think Warlock first build. First pick, Warlock. Matic. Tingnan nyo, ha. Ki Eden, stand in Eden. Tatlong games niya kahapon sa Execration, I mean sa MVP Phoenix, puro Warlock yung pick niya. So, let's see kung pipiliin nila ito, mga chong. Calgary, Canada. Shoutout sa inyo, mga tropa. Pati pabati daw from Sydney. Ang dami nating international viewer ngayon, ha. Canada, Sydney, Korea, Italy, Middle East, Qatar. Diyos ko, Lords. Iba't ibang bahagi ng mundo, ha. Pero ito, first pick, Team EVOS. Ayaw nata mag-Warlock. Parang sinabi nila, pre, sigurado ako napanood na Mineski kahapon. Pero ayan nga, pare, Warlock nga. First two picks naman na Mineski, Ogre Magi, tsaka Naga Siren. Wala nang Juggernaut, mga tropa. I think Ogre Magi first pick. Second pick, I think it's going to be Timbersaw. Pwede, kung gugustuhin nila, mga chong. Game 1 pa lang to, mga tropa. Game 1 pa lang. First pick, Warlock. Automatic yan. Kahapon, tatlong laro si Eden, puro Warlock. Ogre Magi nga. Puro Predict Lords tayo. Simula na nag-i-stream na ako, pare. Parang alam ko na yung mga casual picks ng mga team. Pero ito, second pick. Inaantay natin, mga tropa. From Australia, Rhea and Chuck from RD. Shoutout sa inyo sa Australia, mga tropa. Ito na. Inaantay natin. Second pick, Timbersaw. O kaya naman, Shadow Demon. Abangan natin, mga tropa. Pabati ng mabilis, Kuya Nick from Mars. Loko-loko. So, magandang gabi sa lahat. Again, this is the ESL 1 Genting, mga tropa. Second pick. Slardar already ban, pare. Eto. Slardar already ban. Okay? So, second pick dito ng Mineski. We're still waiting. Shoutouts kay April. Hey, April. Nandiyan ka ng tagal mo na wala. Nag-review ka ba for Vortex or something? May mga nakita akong picture eh. Pero ito, offlane Nyx ang pinili dito. Kasi pag hindi nila pinili ito, malilimitahan yung kanilang offlane. Given first ba na yung Batrider, tapos wala na rin yung Slardar. So, Team EVOS naman, anong pipick nyo rito? Offlane din ang kailangan nila, I think. Pag hindi sila nag-offlane dito, magbaban pa yung Mineski ng dalawang offlane. Kaya malilimitahan yung option nila. Tokyo, SM North. Pre, hindi ko inad. Seryoso. Bata yun. Bitay tayo ron. Seryoso. Out. Pwede sa kabila. Mineski, Outworld, Devourer, or Naga Siren. Either of the two, mga chong. From California, make nood-nood to support you. Wow naman this guy. Make nood to support me. Kuya Nick, anong specs ng laptop? Kaya mag-run ng Dota 2 pare kahit i3 lang. i3 tapos GTX 7 series. Tapos 8GB RAM, okay na yun, pare. Okay? Pero ito, second pick ng EVOS, sinantay natin. Ano bansa yung EVOS? Pare, Indonesia. Hindi natin kilala tong EVOS, pero kahapon tinalo nila yung MVP Phoenix, mga tropa. 2-1. Binugbog nila. Yung tatlong heroes dito ng EVOS, ito, Warlock, tatlong game. Coming from a stand in Eden. Second pick, nag-iisip masyado. Itong mga Indonesians. Let's see, mga chong. Eto, nag-Sand King sila. Offlane na nga. Matic yan, pare. Pag di sila pumili ng offlane dyan, malilimitahan yung option nila. Pero ito, third tsaka fourth ban na Mineski. Ibaban ba nila yung invoker ni Francois? O kaya yung pack ni Francois? Kahapon din. Maganda yung nangyari dun. So, let's see. Ito yung pinaka-first break ng EVO sa competitive scene. Busy sa school. O nga, naita ko ngayon. Marami kong mga pictures dun regarding school works. So, hopefully, kaya pa. Hopefully, kaya pa. Hopefully, ah. Pero ito, third ban na Mineski, inaantay natin. Winasak ng EVOS ang MVP. Oo nga, kahapon, man, eh. Nagulat din si Kyurun, eh. Third ban, Slark, on the side of Mineski. Pero sa tingin ko, hindi napanood na Mineski kahapon yung laban ng EVOS. Kung napanood man nila, kanina siguro. Kasi,
Nagbo-battle cup kahapon yung Mineski, mga chong. Kuya Nick, drawing ba yung stream mo na summit? Oy, sinabi ko na kahapon, ha. Sabi ko, pre, hindi ako makakapag-stream talaga ngayon, pero hopefully makakapag-stream ako any day. Eto, Outworld Devourer. Third ba ng Evos? Matik yan, Wimerakel eh. Rampaging Outworld Devourer lagi yan. Fourth ban Undying naman. On the side of Mineski, sa kabila, let's see, Naga Siren ni Merakel. Ibaban nyo ba rito? Good evening sa lahat na nanonood dyan, mga tropa. From the Philippines, alas 1 sa amin. Akala kong alas 5 yung laro. Nakauwi ako 5:30, sabi ko, pucha, late na ako. Sabi ko, hindi na ako gagawa ng mga overlays muna. Ang gagawin ko, rekta laro na lang muna ako. Hindi na ako promote. Game 2 na lang ako promote. Pero good thing, na-adjust yung laban ng Execration tsaka Rave. So, ito yung first series natin, Evos tsaka Mineski ng 6 o'clock. Ito. Fourth pick ng Evos. Inaantay natin. Naga Siren nga. Matik yan, men. Seryoso. So, for Mineski side, what I am looking forward to their lineup is composition revolving is Ben. Wala nang Stark, wala nang Naga, wala nang Juggernaut, wala nang Outworld Devourer. So, I think they'll go and have a composition revolving sa is Ben. Composition. So, third pick, inaantay natin, mga tropa. Either is Ben or Alchemist. Pwede. Abangan natin, mga chong, ha. Third ban. Mineski. Christian Mangrobang. Shoutouts daw from Sharp Moon. Shoutouts daw sa'yo, pare. Good evening, good evening. Pero ito yung Rubik ng Mineski. Nilabas na ulit. Saan sa Bulacan, Kuya Nick? Pare, sa Baliwag. Pumunta tayong Baliwag kanina. Ah, init. Third pick naman ng Evos, mga chong. Inaantay natin. Life Stealer, pwede rin. Oh, Life Stealer. Pero I think they'll go Sven with this one. Sven or Alchemist. Alchemist mid. Fiesta ngayon dito sa Tagum City. Kasama ko tatlo kong pinsan, babae. Pinapanood ko sila ng stream mo, men. Add mo naman sa stream. Add mo naman sa Facebook ko yan. Ang lagay, ikaw lang ba nanonood with him? Eh, with them. Aha. Saglit lang. For third pick tsaka fourth pick ng Evos, guys. Game number 1 pa lang to. Mahaba-haba tong araw natin after ng series to. Meron pa tayong Execration tsaka Rave. Yung dalawang mananalo sa series na yon, maglalaban bukas sa Grand Finals ng ESL 1 Genting. Kung sino mananalo doon, qualified na. Qualified na sa mainland event this coming January 2017, okay? Kailan ka bibili ng aircon, pare? Tuesday. Tuesday, pare. Eto, third pick Luna, mga tropa. Ginawa na nila kahapon to. Baka mag-Shadow Demon fourth pick tong Team Evos. Seryoso. Shadow Demon. Sa Mineski naman, either Alchemist or Sven. I think yun dalawa na yun. Seryoso. Kasi ang hirap mag-infest bomb kay Rubik at saka kay Ogre, diba? Meron sila dito Nyx Assassin, pero let's see, kasi automatic sentry ward kagad yan, given meron Nyx Assassin yung kabila. Fourth pick ng Mineski, naantay natin. Ilan na biyahe oras mo mula ba or hanggang Indang? Pare, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwede rin mag-pack yung Evos. Seryoso. Pack Evos. Fourth pick. Let's see. Pinapa-attack tayo rito ng Mineski. Pack nga, mga chong. Pack pick nga. Ano ba yung pinili nila dati? Pack. Basta may pinili sila dati eh. Sniper ba yun? Sniper pack? Nakaligtaan ko. Basta may Mineski na laban. May ginawa silang ganun na hindi tayo sanay. Dalawang, parang two cores yung nakikita natin, pero meron silang ibang pick na ginawa. So, pero ito, nag-Mineski pack muna sila, pero fourth pick naman ng kabila. Inaantay natin, Invoker, available pa. I think Invoker nga ni Francois. Invoker ni Francois. Alchemist yung kabila, men. Alchemist yung kabila. Morphling na yan, Kuya Nick. I think pwede rin. Morphling or Sven ni Raging Potato. I mean, ni Merakel. Baka mag-mid-pack to ni Raging Potato eh. Pero 5th ban naman na Mineski. Kailangan dito na kabila i-support. Shadow Demon. Shadow Demon, I think. Kailangan iban. Given meron Luna eh. So, alam nyo na yung disruption push niyan with Manta Illusion. Pagka merong Shadow Demon. 5th ban. I think pack nga ni Bimbo. Pack ni Bimbo tapos hard carry ni Merakel.
Ganun siguro yung discarte nila. Saragossa, mga kalanggang boy. Shoutout sa inyo mga chong. Pero ito, fifth ban. Fifth ban na Elder Titan, pare. Fifth ban Elder Titan. Kahapon, nalakas ng Rubik nung ano, no? Nung... Sino ba yung kalaban ng Execration kahapon? Next Gen. Yung Seal. Grabe. Game number one, tinalo sila. Ito, inaabangan natin mga chong. Pare, pag nag-Spectre kasi, parang magiging datingan nun. Baka mayari sila ng Alchemist sa farm. Alchemist Luna to mga chong. Mahirapan lumaban. Fifth ban ng Evos. Inaantay natin, guys. Let's see. Imagine na. Fifth pick naman ng Evos. Inaantay natin. Support. Shadow Demon. Available pa. I think, wala nang tanong-tanong, man. Shadow Demon na. May Luna ka, oh. Luna Alchemist yan. Defensive Disruption. Inaantay natin, mga chong, ah. Kita nyo, dahil sa coverage natin na to, simula nung nagka-cover tayo, yung mga hindi kilalang team tsaka hindi kilalang player, na-expose na sila. Seal, di ba? Kahapon sobrang galing mag-Rubik. Are you sure? Omni-Knight? Pang-counter-initiate, pare. Omni-Knight. So, paano discard rito for Mineski? Fifth pick. Inaantay natin. Kay Mineski, kailangan nila it's hard carry, Sven. Or Lifestealer, pwede. Pero kakaitin lang yung Lifestealer if in case eh. Kailangan talaga yung panggulat. I think Sven. Steady goal, Teb. Inaantay natin, mga chong. Eto na. Bigay mo na sa amin, Sven. Kuya, regalo ng first... Okay. Regalo daw yung first game kahapon. Kasi nag-sniper din yung execution eh. Pero eto, Morpling, fifth pick. Para kay Merakel dito. Gusto ko tong pick na to. Stable pick, consistent pick lang. Kumbaga, hindi high risk, high reward. Magandang pick to coming from Mineski. So, game number one, mga tropa. ESL, Genting, Southeast Asia Qualifier Semifinals between the Indonesians, Team Evos versus Mineski, GG Network. First series of our day. Mamaya, meron pa tayo Execration at saka Team Rave Dota. Mga chong, okay? Shoutout sa mga nanonood dyan sa YouTube. Mga tropang YouTube yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Hopefully, you can support me by watching. I know that you cannot watch given the circumstances. Merong work, may pupuntahan, may lalakarin, may papanoorin. So, okay, mag-alala. Bigyan mo lang ako ng 30 seconds. 30 minutes, I mean, ma-upload ko na ito sa YouTube. Okay, ma-promote na kagad natin yan. Pero eto na, palit tayo ng overlay. And then si Tropang Garrett for our cameraman, the ever-reliable Garrett. Game number one, Raging Potato on Puck, Merakel Morphling, Ninja Boogie Rubik, Jules on Ogre Magi, tapos si RR, Nyx Assassin. Sa kabila naman, it's a Vlycoon, Omni-Knight, Avil on Sand King, Illogic yung kanilang hard carry on Luna, si Francois, yung kanilang mid player na magaling din, Invoker tsaka Pac-Boy ito. Ngayon, Alchemist yung hero niya, and then si Eden, fourth game in a row, pare. Warlock na naman siya. Game 1 versus MVP, Warlock. Game 2 versus MVP, Warlock. Game 3 versus MVP, Warlock. Game 1 versus Mineski, Warlock. So, kung Warlock Lords ako ito, siya talaga yung Warlock. Nabubuhay siya bilang Warlock. Wala siyang ibang hero. Ayan, si Eden, mga tropa. Delicates ata YOLO bet sa Evos. Oh, medyo may Alchemist eh. You cannot expect them to go aggressive with Alchemist, Omni-Knight, tsaka Luna. Mag-farm yan, mga tropa. Ang gusto niyan, mag-farm lang na mag-farm. Kaya steady gold tip lang. Pero ito, nagkaka-dewardan. Barrow Strike. Yung Rubik. Ayan yung Telekinesis. Pero mamatay ba yung Ogre Magi? May Acid Spray. May Barrow Strike yung saging 3 seconds. Pero binablock siya rito ng Rubik. Kaya steady gold tip lang. Sa likod, may Impale. Mamamatay pa yung Rubik, mga chong. Ignite by Omni-Knight. I mean, pero namatay sa likod. Etong Nyx Assassin ni RR, mga chong, wala rin yung pack ni Bimbo para tumulong sa damage. Kaya that resulted into a first blood para sa Team Evos, mga chong. So, ang gagawin nila rito, Merakel mid versus Alchemist, mga chong. And then, safe plane pack. Ayan nga, mga tropa. Kasi medyo kulang nga naman sa burst pagka minid nila yung pack, mga tropa. Illusory or Braining Rift, that's it. Makakapag-regen kagad yung Alchemist. Pero with this Morphling, kahit mag-right damage yan, mga chong. Offlane.
yung Nyx Assassin, and then Sun King naman magpapatay dito. Ito na yung Omni-Knight. Bumakap na kay Alchemist para stay put na. Yung Puck, solo safe lane, pero andyan na yung Sun King. So, Puck versus Sun King, itong baba, mga tropa. Okay? And then yung gitna, dual lane ng Omni at saka Alchemist versus itong dual lane din ng Ogre at saka Morphling. So, Ignite, abang-abang lang, mga tropa. Top lane, dual lane ng Rubick. So, safe lane, Puck, solo. Dual lane, top lane. So, 2-2-1-2 for both teams. So, let's see, mga chong, ha? Abangan natin. Yung mga nakayolo sa Evos dyan kahapon, hindi kayo biniguna ito. Tatlong sunod na bet nakuha nyo. First 10 kills, yung game, pati yung first 10 kills ulit. Abangan natin to, mga chong, ha? Evos Lords, alam nyo na yung multing kasunod. May Raquel, and then si Jules. Karang discarte nyo rito sa gitna versus Alchemist. Makakapag-pre-farm ba ang koya mo? The Taiwanese is doing it. Pare, walang Taiwanese dito. Indonesian, men. The Indonesian is doing it. Yung top lane, yan nakikita. Pero ito, nagkakabigayan yung Luna. Napabalik dito. Merong Fade Bolt yung Rubick, tsaka Impale. Ayun lang, sapat na. Tapos double mango para kay RR. Para may pang-burst mamaya. Kaya steady goaltab lang. Double mango. Ayan, oh. Yung isa hinog, yung isa hilaw. Game number 1 pa lang. Best of 3 series, mga tropa. Kamusta ba yung gabi natin? Maganda na kayo ng chicheria, ng dinner, or whatever. Kasi mamaya pa tayo rito. Hanggang mamaya tayo. Baro strike kay Puck. Pero yung buhay ng Sun King dyan, ito yung maganda kay Puck. Kasi kita niyan, meron din siyang magic wand for survivability. Pero baro strike lang itong Sun King. Canceling that salve. Pa-shoutout naman Charlie Isok. From South Korea, bumaba na yung Omni-Knight. Ang tanong dito, paano na yung Alchemist sa gitna? Kung bumaba yung Omni-Knight, sino magpoprotekta sa Alchemist? Pero hindi, sabi niya, tol, kaya ko yung sarili ko. Francois yata to. So, ayan. Nagre-regen yung Morphling. Kaya ba nilang patayin to? Medyo mahirap. Naku, yung Ogre! Wala, steady lang mga chong. Eto ni Morphling. Kuya Nick, anong sunod na series dito pare? Execration. Execration at saka Rave. ESL 1 Genting pa rin. Ayan yung last hit natin. Impale sa baba. Andyan na naman normal hit. Nyx Assassin at saka Rubick. Nakapag mana burn pero hindi na matay. Etong tropang Luna. Naka fatal bans pa sila mga chong. Counter initiation. Meron ba? Wala mga tropa. 0-1 pa rin, ha? Wala pang nagkakabigayan, mga chong. Steady goaltab. 0-1 pa rin. Alchemist, gagawin ba to? May bloodlust sa Morphling. Pero wala, pare. Kulang sa damage talaga, eh. Ang hirap gawin kasi mamaya merong TP yung Omni-Knight. Counter initiation, di ba? Baka may heal din. So, baliwala yung dive nila if in case. May haste rune. Etong si Morphling, mga tropa. Pero hindi ako umutot. Ito lang yun, no? Yung sa upuan. 0-1 pa rin. Guys, alam nyo na, matic yan. Alchemist yan, eh. Gusto lang yan, mag-farm na mag-farm. Automatic yun, mga tropa. Nyx Assassin naman top lane. Expect nyo na pag nagkaroon ng Vendetta yung Nyx, matik na yan. Tamang chepe-chepe lang muna mga tropa, okay? Pero itong Puck, matapang sa baba, kadaba niya, dalawa. Pero ang alam niya, puro heal lang ng gagawin ng Omni-Knight. Wala nang burst yan mga chong. I mean, wala nang disable. Nakaready na monster ko dito para sa mahabang labanan. From Maledict 023, yan, magusto sa'yo pare. Papalag tayo hanggang mamayang Execration tsaka Rave. Basta meron ka lang energy, kumbaga. Kahit ilang rounds pwede. Pero eto, si Merakel gitna. Medyo nahihirapan pumorma. Pero CS-wise, palag-palag naman siya. 29-15 kay Merakel. Yung Alchemist, 18 na CS pa lang. OFW, Adnok staff. Pabati ko yun, Nick, from Fujaira, UAE. Shoutout sa inyo, mga taga-UAE dyan.
Outdrafted yung Mineski. Pare, hindi. Seryoso. Abangan nyo lang yung core items. Abangan mo yung core items. Alam mo na yung multi kasunod. Pero ito, Impale. Dito kay Warlock. May mana burn pa. And then yung last hit, nakakuha nung Nyx Assassin. Sa likod naman, Rubick. Will he fall? Yes, he will. Naka-Fatal Bands. Nyx Assassin Carapace. Pero may Lucent Beam. 1-for-1 yung nangyari dun. So that's Rubick for a Warlock. Pero that's in favor of Mineski. Given unang namatay yung Warlock. May XP given for both Nyx at saka yung Rubick. Ready na dito kape ko para sa mahabang labanan. Kuya Nyx, shoutout sa'yo. Eto na yung Illusory Sun King. Solo kill sa baba, mga tropa. Nahuli yung TP dito ni Vlaiku on Omninite, mga chong. So, eto ah. Nakakabawi. Steady gold tip pa rin. Kahit walang blink dagger, kahit walang malevolence. Pumapalag yung pack sa baba versus Sun King. And then, pinag-rotate niya pa yung Omnilate. So, yung Alchemist, medyo kailangan mag-ingat. Kaya nag-go ng jungle. Free farm sa gitna. Etong Morphling, TP sa gitna naman by Sun King. Ayan nga. Barrow strike sa isa. Dumedenay ka pa. Ayup ka. Biro lang, maaga pa for trash talk. Maaga pa. Pero, ayan mga tropa. Ngayon ka na trash talk ko yan. Hindi kasi mamaya, pag rave siya kay Exe, pares Filipino team yun. Wala ka naman na trash talk. Steady gold tip. Yung pack, eto pa rin. May 1k gold. Omnilate katapat niya. And then Alchemist. Gusto lang muna magpa-armlet dito. Hindi nakakoka si Ishii. Pare mamaya, game number 2 siguro. Baka game number 2. Pero ito, nag-farm lang yung Alchemist, mga tropa. Gitna, Sun King. Nag-jungle na yung Alchemist. Papa-XP lang yung Sun King. Para mamaya meron siyang epicenter. Pero level 6 na. Level 3 lang. Tuto pa rin, ha? I mean, out-drafted sa late game, Kuya Nick, pag parehas naka-farm both team. Oh, Luna tsaka ano yan, eh. Luna Alchemist. Pero more than Luna tsaka Alchemist, yung space na may bigay nung Warlock with Chaotic Offering, makapag-refresher pa yan. Dalawang space given. Sobrang dami na magagawa ng Luna tsaka Alchemist. So hopefully dito dumating sa late game phase of the game yung ganung stage na mga tropa. Okay, pero ito, wala nang chemical rage etong Alchemist, pero nakita siya dito nang nakita ng Nyx Assassin Omninite. Ang ino na rito, waveform, easy peasy, lemon squeezy itong Alchemist. Ayaw pa mag-back mga tropa. Ito yung Sun King, may backup daw, Impale kay Morphling, pero may replicate out. Bebuelo lang ba to? Hindi, Warlock, walang SS dito. Kaya makakatakas ng Gumorph to Strength pa para safety. Pero yung Fatal Bands sa likod, in-eclipse yung Ogre Magi. Naka-Fatal Bands yung Morphling. Two heroes dead. Naging 2-for-1 yun. Omnilate for a Morphling tsaka Ogre Magi kanina. Mga tropa, Fatal Bands yung nagdala. Nadamage yung Ogre, tinamaan yung Morphling. 3-4 na yung score, mga chong. Nice rotation coming from Luna. So, steady pa rin mga tropa. And Alchemist ngayon, I think, is already with Armlet, mga chong. Iron Talon. I mean, Raindrop. Ito na guys, steady. Ito, steady gold tip, mga chong. Yung Lucent Beam naman, nakita yata. Ayan, in-eclipse! Rubick! Rubick has done it, mga tropa. After nung eclipse na ginamit ng Luna, hindi siya nag-Lucent Beam. So, naagaw kagad yun ni Ninja Boogie. Well played. And more importantly, nagamit siya pa yung eclipse na yun para patayin etong Luna. Pero abangan nyo yung Mineski. Tingnan nyo yung movement nila. Nasa jungle sila. Gusto nilang kunin yung Alchemist habang wala pang Radiance dito. Nyx Assassin. Aha. And then itong Sun King out na, pero nakita na Nyx Assassin yung Alchemist nagfa-farm. Ito na yung Ogre, papunta na mga tropa. Ayan yung Ogre, Ignite. And then yung Vendetta hit, may kasama pang Impale, pero wala na silang damage dito. Nakapag chemical rage yung waveform, easy. Kasama yung replicate para umabot mga tropa. Pero si Nyx Assassin, I think he won't be safe, pero more important is they were able to get that Alchemist dito. 5-5 yung score. Nakita niyo yung Morphling na yun? Alam niya kasi, pag nag-waveform siya from the low ground, makakagalaw ni Alchemist na naka-chemical rage. Una, may regen yung chemical rage. Pangalawa, yung move speed.
makakatakas na kagad. So what he did was, nag-replicate muna siya, tapos replicate in, and then waveform in para mas accurate yung kanyang pag-waveform. So well played coming from Merakel, mga chong, 5-5 yung score, and then bot lane naman. Pinoprotektahan ni Luna pero hindi enough yun kahit naka-replicate. Another core down on the side of EVOS, mga chong. So 6-5 na rito, favoring Mineski, mga tropa. Ayan na, slowly but surely, mga tropa, steady goaltend lang. Pati yung mga nanonood sa YouTube dyan, guys, hopefully you're enjoying this Mineski match. Be sure to watch if ever Mineski will be winning this one. They'll be going sa Grand Finals tomorrow yan sa ESL, okay? Ayan na yung Paro Strike. Nyx Assassin, pero may Impale, Mana Burn. Oh, sige pre, laban mo. Nakakarapace pa para in case mag-Sandstorm, tatamaan siya. Kaya steady. So, RR, may Vendetta pa yan ha. Alam mo na yung multing kasunod, pero may Sentry Ward din dito. Etong Team EVOS, mga tropa. Pang ilang game na, mga idol pare, game 1 pa lang. Yung net worth natin, lamang dito yung Alchemist, followed by Puck at saka yung Morphling, and then yung Luna. Nyx Assassin naman, doing decent naman, pang 5 siya, mga chong. Kuya Nyx, op, sa gitna, Alchemist, walang Chemical Rage, yung heal na naman ni Vlyko, hindi na naman umabot, men. So, Alchemist na matay na naman dito yung kanyang Radiance. Padelay na padelay, men. Invest mo na lang kaya yan para dumami. Pero ang hirap eh, ho. 12 minutes na, 1K pa lang yung gold niya. So, pinaparo sana Mineski itong pick ng Alchemist ng kabila. Wala pa rin akong stock nakikita. Pero eto, Vendetta. Next Assassin. Sinusundan yung Luna rito. Kaya ba kabulin? Kayang-kaya. May Ogre. Op, may post pa mga tropa. Tatrash talk yan. Question mark. Ganyan dapat. O, dapat ganyan. Question mark. Diba? Baka masabihin ni Ishii, mayari eh. Ayan na, mga chong. Andyan na yung Ogre. Steady. May Eclipse pare ha. Pero hindi na makakagamit. Nahuli na naman. Yung Chaotic Offering nahuli. May Dream Coil pa rito. Nandyan din yung Morphling. Sandstorm by Sun King. Livering Golem pa yata to para sa Mineski. So lahat na lang doing well. Para sa Mineski, 8-5 na, mga chong. Ayan na. Tier 1 tower sa baba. Kukunin na. Mineski is doing it. Ayan na. Laging huli, no? Laging huli yung Chaotic Offering, yung heal, yung repel. Huli. Steady lang. 8-5 yung score. And then sa baba, mana burn. Meron nga lang dito nga Carapace. Blink. Paro Strike Epicenter, tinamaan, pero yung normal attack ng Morphling, papalagan siya. Siya pa yung namatay, Sand King. Tinapangan niya ng konti with that Epicenter, pero siya pa yung namatayan. So, 9-5 na. Anong balita sa TNC, pare? I think merong roster change between Fnatic at saka TNC. Hula ko lang naman yun, ha. Palit support, I think. Si AU for TNC ulit, tapos si Tihi yata yung mag-Fnatic, pero hindi ko pa sigurado ah. Kasi merong status si Tihi, sabi niya parang OFW talaga. So that means ibang bansa, di ba? So let's see kung paano discarte dito ng both teams. Pero 9-5 na yung score, first 10 kills, mukhang wala yatang first 10 kills dito para sa EVOS, mga chong. Eden, nagfa-farm pa rin, pang-apat na laro na niya on Warlock. Kuya Nick, walang text-to-speech pag $1. Wala, men. Kailangan $5. Pero ito na yung stun. Na telekinesis. And then that stun. Waning Rift. Hindi na kailangan ng repel. Omni Knight. May Blink Dagger na yung Puck. Mga tropa. Ito, Raging Potato. Isang mabilis. Luna sa gitna. Mupronta yung Ogre. Lucent Beam Pop. Pero makunat yan, mga chong. Barrow Strike sa isa. Pero merong heal dito. Yung Rubik. And then Waning Rift. And then Dream Coil. Yung Luna kaagad yung pinatay, din na nakapag-eclipse first to pull. And then pangalawa, Sand King, Mineski is doing it mga tropa. Sobrang ganda ng bigayan. First 10 kills, nakuha na rito na Mineski. Our next bet is for the whole game. Letter A, Mineski. Letter B, EVOS. Kung sa tingin nyo, kaya pa to ng Alchemist at saka Luna ng late game, given may Alchemist nga, letter B yun. Pero kung sa tingin nyo, tuloy-tuloy ito for Mineski, letter A, mga chong, okay? 12-5 yung score natin. Shoutout sa lahat na nanonood.
Kamusta, kamusta? Good evening. Ito, may relic, may alchemist, 15 minutes relic. Medyo mabagal, pero better than nothing. Nagfa-farm pa rin siya dyan. Omni-Knight, tsaka Warlock. Kailangan yung bilis na responde. Mabilis yung burst ng kabila. Waveform, tsaka Blink in Waning Rift. 12-5 yung score, mga chong. Steady gold tab lang. Yung more bling ni Miracle. Ayan, nagpa-farm pa rin sa bot lane. May 2.6k gold na. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Linkens, ayan, magli-linkens nga. Meron ng Perseverance eh. Akala ko na recta Ethereal Blade na niya, which is pwede naman, top lane. Speaking of pwede, ayan, ginawa nila yung Sand King kasi pwedeng-pwede naman. Yung pack, yung galawan ng pack, grabe, hindi makakuha ng space itong heroes ng EVOS, mga chong. Ano nangyayari? So, let's see kung tutuloy-tuloy ba to. Mga tropa, 13-5 na yung score. Eto na ha. 13-5, yung Rubik nakakapag-farm pa. Pa-Earn of Shadows na siya. Ang nag-farm dito yung Ogre Magia yata. Di, wala rin eh. Arcane tsaka Windrace lang rin, mga chong eh. So, mamaya item check tayo ha. Naghahanap ng kill dito yung Mineski. Mahirap na eh. Isang blink mo lang, may mangyayaring kakaiba eh. Gustong mag-stack ng Luna, pero nakita yan. Netong Rubik. Ayan, ayaw niyang pag-stackin. Tier 2 tower bot, kinukuha naman. Dito ng Mineski. Yung top lane, nagfa-farm pa rin Luna. Kasama yung kanyang Omni-Knight. Bernadette Medina ng Hagonoy, Bulacan. Lagi po kami nanonood sa iyo. Pero eto na yung Vendetta. Andyan yung Omni-Knight, mga chong. Waning Rift. Pero may Chaotic Offering sa wakas. Proper timing. Pero baited yung Chaotic Offering dun, ha. Wala silang follow-up damage. Tier 1 tower na lang daw top lane. Madedenay ba? I think hindi. Nakuha ng Luna. Pero that is in exchange of Aegis na nakuha naman neto ni Miracle. May Dagon pa yung pack. Diyos ko, Pinoy Dota. Blink at saka Dagon. Aegis pa, mga chong, ha. YOLO EVOS na naman to, coming from Maledict. May Alchemist naman, kaya kayang-kaya naman. Meron na siyang Radiance. So, item check tayo isang mabilis. Blink, Boots of Travel, Dagon for pack. Grabe yung farm. Morphling naman dito pa, palinkin spear together with Power Trends, Dragon Lance, tsaka yung Aegis niya. Rubik naman. Eto, nagpa-farm pa rin. Alchemist sa gitna. Merong Unstable Concoction, pero medyo malayo na. Speaking of Ogre, pa-mechanism siya. And then yung Next Assassin, hindi siya nag-first build Blink Dagger. Went for Midas dito sa kabila naman. Arcane Windlace para kay Omni-Knight. Arcane Windlace in for Sand King. Tapos yung Luna, Dominator, Power Threads, Alchemist, Radiance, Armlet, tapos yung Warlock, Bare Boots lang, at saka couple of Sentries, mga chong. So, warap-warap. Oy! Sand King ang next target, Waveform in, tsaka yung Adaptive Strike by Morphling, Plagadug, mga chong. Sand King, men, kung ako yung nagsasand King, hindi mo mararanasan yan. Mamaya, after ng game, PM mo ko, tuturuan kita. Pero eto, yung Rubik, namatay, saan ba namatay yung Rubik? Napatay ng Alchemist yung Rubik. Okay, Alchemist, pero ito, may Linkin Spear na. Yung Morphling, mga tropa, ni Miracle. Maganda yung ginagawa nila. Yung course nila, tingnan nyo. Yung pack 5-0. Okay? Tapos yung Miracle naman, 6-1. So far, so good. Let's see nila kung tutuloy-tuloy ito hanggang late game. Dagon level 2 na. On the side of pack. Taghirap yung Luna. Oo nga, min eh. Ito, kita mo. Mas malakas pa yung farm sa kanya ni RR. Ito. Diba? Next Assassin, higher net worth than the safe lane Luna nung kabila. So that goes to show na medyo hirap talaga itong EVOS. Yung kanilang Omni-Knight pick, hindi masyadong nag-payoff kasi if you were picking Omni-Knight, you would expect... Oh! Nakita ng Sentry yun! Eto na, Nyx Assassin, let's see. Pero nandito yung pack, mga chong ha, abangan natin yan. Ayan yung Waning Rift, Illusory, pero yung chain damage nakapag-pay ship out. I mean, Illusory out. Asa na yung Barrow Strike, Lucent Beam. May payship na naman. Sa likod, nag-aabang lang yung Nix-Assassin. TP out. May Illusory na naman. Pero yung gitna, kinukuha na ng Morphling. Ayaw nang patagalin to. Wala nang intro-intro. Wala nang Radiance. Tier 3 tower down. Unstable Concoction sa likod. Namatay na naman yung Luna. Hindi nakita. Pero pop, yung nakapatay doon. And I think they will go straight given yung kanilang Aegis advantage dito para sa Mineski. Ayan na.
magro-raid na sa gitna. Diyos ko lords, yung Luna hindi nag-survive given yung kanyang support sa bot lane. Blink Dagger pa yung next assassin. So, Mineski, slowly but surely. Kung hindi nyo nakita kanina, kahapon, Battle Cup, di ba? Kahit na Battle Cup, simpleng tournament lang ng Battle Cup, magkakasama sila ng lima. Champion sila kahapon. So, kung sino man yung nakalaban ng Mineski kahapon sa Battle Cup, pasensya na kayo, okay? Talaga sobrang tryhard muna ngayon ng Mineski. Diyos ko, kahit saan nyo makita. Pero yung Alchemist, tingnan nyo ha, hindi siya, ay, nag-Blink Dagger yung Alchemist, nakita ko eh. Eto, Blink Dagger nga. So, hindi siya nag-Manta or Yasha rito. Blink Dagger muna. Para may panpalag sila. Pero ito yung Luna naman. Walang item. Dragonlance Dominator, mga chong. Ayan ay concoction. May Blink Dagger. Rubik. Diyos ko, sinan yung sarili. Namatay na naman yung Luna. Kinuha siya ng Morphling. And then ito, sa solo kill ba ng Rubik to? Ito na yung pack. May Dagon yan, ha? And then yung next assassin. Grabe yung backupan. Evos, ano nangyayari? Kahapon, ang ganda ng laruan nyo. Versus MVP Phoenix, mga chong. Kuya Nick, walang laban execration pare bukas meron. Ay, mamaya, meron. Alas 9, sabi ni Kimo, okay? Saan maganda bumili ng gaming PC dito, pare? Sa Molino. Pare, kung ako sa'yo, punta ka na lang Tipid PC, tapos marunong ka na mag-check. Tipid PC, pare, tipidpc.com. Pero eto, may Drax, kinukuha na Raging Potato, tsaka Miracle. Yung item ni Raging Potato, asa na yun? Dagon level 2 pa lang, okay? Ayan, level 3 na. Si Raging Potato naman may 2.5k gold pa shotgun na yan. Barrow Strike pero naka-repel siya. Sunstorm bigla. Pero yung Medrax nila already taken by Mineski. Ayaw nilang patagalin to given may Alchemist nga mga chong. Yung Ruby kanina sabi niya pre papalagang kita. Hindi alam nung Alchemist may backup na. Pero yan speaking of backup meron ng backup sa Ethereal Blade at ng tropa natin. Pwede pa tumayolo. Alala niyo yung clash ng game 1 kahapon EVOS versus MVP. Isang magandang setup lang, sabi ni Maledic. Pero pare, iba kasi yung heroes nila kahapon. Pack sila kahapon. Pack at saka Luna yata yun. So ngayon, Alchemist sila. Kayang-kayang kahit nila Mineski. Tsaka may shotgun yung Morphling. May marami ng item. Ito, tier 2 tower bot lane. Kinukuha na. Last outer tower. And then, yung pack, grabe. Kinuha na nila yung Luna. Pero namatid si pack dito. Bimbo. Dagon level 4. Top lane. Kinukuha na ng Morphling yan. Smoke of Deceit, kala mo makakahabol talaga mga ina Yupak? Ay hindi, biro lang. Biro lang po siya. Pero yung tier 3 tower kinukuha na Ignite, tier 3 tower, telekinesis. Ayan, pati yung shotgun. Pero meron itong chaotic offering, tsaka yung Barrow Strike. Magkasabay pa, Guardian Angel pa. Pero Sun King patay pa rin with that adaptive strike. Kinukuha rito yung Rubik. Pero merong sustain, or will it? Hindi, mga chong, mamamatay 1 for 1, yung nangyari sa top lane. Rubik, para sa Sun King. Pero yung Golem, libre. Libreng golem to mga tropa. Tier 3 tower kukunin na yan. Wala nang chaotic offering eh. Or will it? Wala mga tropa. Wala, hindi nila kukunin. Out na daw. Iintay nila yung pack at saka yung Rubik bago mag-go ulit. Kaya steady goaltab lang mga tropa. Pero so far so good ah. Net worth natin 15k. Lamang yung Mineski. XP naman 12k. Guys, game number 1 pa lang to ah. Meron pa tayong game number 2, game number 3. Meron pa tayong second series. Yung mananalo sa dalawang series, maglalaban bukas para sa finals ng ESL 1 Genting. Okay, qualifier ng Southeast Asia. Shotgun na naman yung Alchemist. Tinira sa likod, mga tropa. Plagadug. Ayun ang nang nangyari. Diyos ko, lords. 28 yung score dito. And then yung pack. Ayan na. Steady goaltend pa rin, mga chong. Yung Revlobot natin, nag-i-spam sa chat. Steady goaltend lang kayo dyan. Siguraduhin nyo nasa tama yung Revlobot nyo, ha? A 20 na ngayon, 10 araw na lang. Baka magkaroon na kayo ng motherboard or Siberia headset or mouse or Shadowfiend Arcana. Abangan nyo na yan. Kailangan seryosohin nyo, mga tropa. Okay, pero ito Morphling. Kinukuha na. Kasi paano mo naman i-stunin yung Mineski? Merong payship yung pack. Diba? Dadadge lang yan. Tier 3 tower down. 7 seconds bago mabuhay yung Alchemist. Pero I think this is enough time para kay Morphling para kunin yung second lane of Rax. Ayan na nga. Melee Rax down. And then yung range Rax nakuha na rin mga tropa. 21-8 tambak. One-sided game para sa Mineski. Nakapag-stun yung Alchemist pero naka-Linkens naman. Patay na naman. Kasama yung Luna, and I think this is going to be G with letter G para sa EVOS mga chong.
Maganda yung pinakita ng Mineski. Walang intro-intro. Hanggang dulo daw, banderang tapos, coming from the Filipino team. So ayan na ngayon, GG. Isang maganda, no stress game mga tropa on the side of the Filipino team. So bibigay ko na yung premyo nyo. Mineski yung nanalo. And then first 10 kills, i-open ko na rin. Game number 2, susunod natin, kasama ko si Ishii. Okay? So guys, magandang simula para sa Filipino team natin. Pero hopefully magtuloy-tuloy tayo ha. Game number 2 kasunod natin. Sinisinok ako. Ayun nga, game number 2 kasunod. Etong tournament na to, ESL 1 Genting qualifier. Kung sino man nanalo rito, kakalabanan yung mananalo sa Rave at saka Execration na mangyayari mamaya din. Okay? So shoutout sa lahat na nanonood. Stay there lang mga tropa. Babalik tayo. Game number 2 from Wombo X Combo. This is Kuya Nick. So stay tuned lang. Game number 2, Mineski vs. Evo.